Magandang araw at gabi mga kakulay, nais ko po kayong imbitahin sa channel ng isa po sa aking kapatid na malapit din sa aking puso. Siya po ay si Sandatang Pinoy Horror Stories. Sana po ay bisitahin niyo ang channel niya. Marami po siyang magagandang kwento dito at talaga namang pong kakilakilabot ang mga iyon. Nasa description box po ang kanyang channel ha, para huwag kayong mahirapang hanapin ito. At huwag pong kalimutang mag-subscribe mga kakulay. Thank you! Magandang araw at gabi mga kakulay. Nais ko lang pong i-welcome ang ating mga new subscribers na sila Miss Alisa, Miss Mirna Boho, Miss Mars Bondok, Miss Criselda Buranday, Grossis GM, Pinay Mama Confession, and si Snow Plays 11. Welcome po kayo sa Kakulay Family! Ako po si Deep Red. Samahan niyo po akong tuklasin ang bumabalot na misteryo at hiwaga sa mundong ating ginagalawan dito sa Deep Red Mystery Files. Kanina pa tinatawagan ng ginang ang kanyang anak. Bising-busy sa paglalaba ang ina, habang ang dalaga nitong anak ay busy din sa kaka-TikTok dance. Ano ba, Robilyn? Hindi ka nakikinig? Kamunti ka na tayong masunog! Sermon ng inang kagagaling lang sa kusina. Kung hindi lamang naagapan ng ginang ang niluluto, ay tuluyan ng masusunog ang bahay nila. Dinilaan na ng apoy ang pader, ngunit napatay nito sa pamamagitan ng basahan. Hindi pa rin tumitigil ang dalaga sa kakakending hanggang sa pinatay ng ina ang cellphone nito. Ano ba, Mama? Nakakainis ka na ah! Asik niya. Pinulot ulit ng ina ang cellphone at ibinato sa pader. Nawasak naman ito. Ang tagal ko nang nagtitimpi sa'yo! Napakatigas ng iyong ulo! Aray! Natumba ang ina habang dumudugo ang dibdib. Napapailing at nanlalaki naman ang mata ng dalaga. Agad niyang nabitawan ang kutsilyong hawak. Hindi niya akalaing magagawa niya iyon sa sariling ina. Agad siyang tumakbo sa labas habang umiiyak. Oryo, I want you to investigate this case. She is Marilyn Garciliano. Nagpamatay daw siya. Natagbo ang nakabulagta sa kanilang bakuran at mukhang sinaksak ang sarili. Hinihinalang baka may nangyaring foul play. Isa siyang TikTok star. Grabe, ilang kabata ang babae na bang nagpapakamatay? The news reported that they are all addicted in TikTok. Anang boss niya na si Joey. Sila Joey at Oryo ay private detective agent at gusto na ring imbestigahan ni Oryo ang naturang kaso. Mabuti na lamang at anak mayaman ang huling biktima, kung kaya't nahire sila upang lutasin ang mystery. Kikita na naman sila. TikTok? Bale, sa TikTok tayo magsisimula. Tok, tok, tok. Nakakantok. Habang nakaupo si Oryo sa kanyang swivel chair at nakapatong ang paa sa lamesa habang nilalaro ang ballpen, napailing ang boss dahil sa tila pambabaliwala nito. Anything. Kahit sa papaanong paraan pa isolve yan, basta't ang gusto ng client, eh rush. So you have to go there habang fresh pa ang krimen. Tumalikod na ang kanyang boss. Si Oryo, isang detective na tomboy. Maliit siya pero gwapo at habulin ng mga chicks.
Bago pa siya pumunta sa pamilya ng latest victim ay nakipagmotel muna siya sa kanyang jowa. Jessica, it's enough. I need to go back to work. Pigil niya habang hinahalik-halikan siya ng babae. Gusto'y third round daw kuno. Tumawag ang kanyang boss kaya't masisermona na naman siya. Sinagot niya at sinabi kung nasaan siya. Naku, kahit kailan hindi ka talaga nagsiseryoso sa trabaho mo. I need you to go to the crime scene now. Napasimangot na lamang si Oreo at saka naghanda. Tumungo na rin sa place. Pinuntahan niya at in-interview ang mga taong naroroon tungkol sa ganap na nangyari in past 24 hours. Saka minasdan ang pinangyarihan ng krimen. Ayon sa magulang ng babae, ay may iniwang suicide letter daw ang dalaga. Kasama pa nito ang paghingi ng tawad sa mga magulang dahil sa katigasan ng kanyang ulo. Hindi nila maikakailang sa anak nga nila ang handwriting na ito. Kung kagabi lang ay naroroon siya sa kanyang silid, tapos wala kayong narinig na kaway niya, at bigla siya nagsaksak sa bakuran. Marahil, may foul play na nangyari. Pero, nakasara ng mahigpit ang gate. Walang bakas na nabuksan. Kung bakit pa kasi sira ang CCTV? Tura ng ina sa asawa. Kadalasang nagpapakamatay ay sa silid. Hindi nila dadalhin sa labas dahil kung interesado silang mamatay. Ayaw nilang makita ni Numan ng live at baka mapigilan pa sila sa kanilang balak. Napatitig na lamang habang nag-iisip ang mag-asawa. Ngunit sino kaya ang may kagagawan? Tanong ng ama nito. Mayroon ba siyang nakaaway o napapansin yung kakaiba sa kanya these past few days? Wala siyang nakaaway. Ngunit may kakaiba sa kanya. Wari may kinakausap laging natatakot. And that's what we need to find out. Alam kong may kakaibang nangyayari. Madami ganyang kaso. It's an element of darkness. Sila ang may pakana. Ani ni Oreo na waring may sinisising kakaibang nila lang. Kinilabutan naman ang mga taong nakapaligid sa kanya. Isang sikat na TikToker na naman ang kasalukuyang galit na nakikipag-away. Bulong ng nilalang na may nakakakilabot na tinig. Hindi! Hindi ako mamamatay tao! Mahal ko ang buhay ko at wala kang karapatang utusan ako! Malakas niyang tanggi. Samantalang nagtataka namang inawat siya ng kanyang ina. Erica! Ano bang nangyayari sa'yo? Tanong na paiyak ng ina nito sa dalaga. Hindi ako katulad mong mamamatay tao. I love my mom. Kahit gaano man ako kasama sa kanya.
kahit pinagtataasan ko ng boses at hindi ko sinusunod ay mahal ko siya. I'm not like you. Hysterical na ang boses ng dalaga tungo kung saan. Niyakap siya ng mahigpit ng ina. Unti-unting natutumba habang lumuluha ang dalaga. Kinabukasan, naiulat ang kamatayan nito. Naglaslas ito ng kanyang pulso sa loob ng kanyang silid. Napasigaw ang ina at labis ang pag-iyak. Isa na namang TikTok star ang napabalitang nagpakamatay. Kinilala siya sa screen name na Erotica. Erica Hermono Sandigo sa totoong pangalan. Napakaganda niya at napaka-sexy. Kaya gayon na lamang, kasikat siya sa TikTok. Ito ang linya ng newscaster na kasalukuyang pinanunood ni Oreo. Ini-interview ng reporter ang ginang ukol sa kanyang anak. Waring inaak naman ng ginang ang huling kakaibang nangyayari sa anak. Kasabay pa nito ang sinasabi ni Yun. Nagtagpo ang mga kilay ni Oreo sa panunood. Tingin mo, may espiritong pinaglalaroan sila? Sabi ng boss na si Joey. Kasama niyang nanunood sa TV sa loob ng office nila. Tingin ko, dapat nang burahin ang apps na yan. May demonyo dyan eh. Ang nasambit naman ni Oreo. Agad inabot ni Oreo ang tablet at binuksan ng Google. Sinerch ang words na crime from TikTok star. Dooy nagsilabasan ang iba't ibang krimen na nauugnay sa mga TikTokers. Ilang pagpapakamatay ng biktima, mga interviews, talambuhay, at ilang tribute video mula sa iba't ibang fans para sa kanila. Nang tumama ang paningin ni Oreo sa isang balita, si Robilyn Ochio, isang magandang TikToker na labis na nahilig sa pagsasayaw. Pinatay umano niya ang kanyang ina. 6 na buwan na ang nakakaraan. Hindi ako katulad mong mamamatay tao. I love my mom. Kahit gaano man ako kasama sa kanya. Kahit pinagtataasan ko ng boses at hindi ko sinusunod ay mahal ko siya. I'm not like you. Ito ang last words umano ng latest suicide victim. Tila nakikita na ni Oreo sa kanyang balintataw ang may kagagawa ng mga krimen. Tila pumapatungkol kay Robilyn ang salita ni Erica. Agad siyang umalis at pinuntahan ang bahay ni Miss Robilyn Ochio. Wala siyang nadatnan doon. Nakasara. Ang sabi ng mga kapitbahay ay dalawa lamang daw silang magkasama sa buhay. Tapos, sobrang maldita daw ng dalaga at sobrang sama ng pakikitungo nito sa ina. Ang ina naman daw ay bungangera. Hindi na raw nakatiis ang dalaga sa kakaputak ng ina, kaya't pinatay daw niya. Tumakas at hindi na raw natukoy kung nasaan. Don't forget to subscribe to his channel. A friendly reminder from Deep Red Mystery Files. Hinanap ni Oreo ang ilang kamag-anak ni Robilyn at natagpuan naman agad niya. Hindi na siya nahanap buhat noon. Wala na rin kami pakialam sa kanya. Kriminal yun. Galit na sagot ng kamag-anak. Nakatanggap ng tawag si Oreo from Boss Joey. Tinan mo sa FB! Trending ang video ng isang TikToker. Dali! Agad-agad namang binuksan ni Oreo ang kanyang account. Makikitang nakaplay ang video. Guys, siya ang may kagagawa ng lagim sa TikTok. She's asking us to kill ourselves. Malamang padyan lang ang nakikita nyo.
But yeah, it is true. Hindi siya nakikita. Isinumbog ko siya sa mama ko pero wala daw akong kausap. I think she is a ghost. Kapag hindi daw kami nagpakamatay, papatayin daw niya ako at ang pamilya ko. Umiiyak pa ang babae sa live niyang iyon. Miss Robilyn Ochillo, you are the killer. Hindi ka nakikita, so it means patay ka na. Sambit na tilang nagtatanong sa sarili si Oreo. Agad namang nag-search ulit si Oreo tungkol sa mga natagpo ang patay na walang nakakakilala mula 6 months ago. May ilang lumitaw ulit na mga video pero ang kumuha sa atensyon ni Oreo ay ang isang babaeng natagpo ang lulutang-lutang sa dagat. Hindi na makilala ang mukha nito dahil kinain na raw ng mga lamang dagat ang madaming parte ng katawan at maging sa mukha. Walang kumuha sa bangkay sa punerarya kaya napagdesisyon na ng mga pulis na ipalibing agad iyon dahil na rin sa labis na pangangamoy ng bangkay. Para kay Oreo ay si Miss Robilyn iyon dahil natagpuan ang bangkay pagkaraan ng may 3 araw ng pagkamatay ng ina nito. At ang dagat kung saan natagpuan ang bangkay ay malapit sa dulo ng ilog. Ang ilog namang iyon ay kumukonekta sa ilog na may kalapitan sa bahay nila Miss Robilyn. Nagtawag ng espiritista si Oreo at naisip niyang tawagin ang kaluluwa ni Robilyn sa mismong bahay nito kaya doon ito isinagawa. Gabi na ng mga sandaling ito, nakahanda na ang espiritista kasama ang isang babae kung saan doon niya papapasukin ang kaluluwa para makausap. Kanina pa tumatawag ng kaluluwa ang espiritista, ngunit walang sumasanib sa babae. Nagbitiw sa pagkakahawak ang espiritista sa babae. Nagmulat naman si Oreo kasama ng boss niyang si Joey. Tumayo ang espiritista. Sino ka? Ikaw ba ang pumapatay? Pansin sa espiritista ang panginginig nito. Tila may nakikita siyang hindi nakikita ng iba. Tila nagsasalita iyon at kinakausap siya. Matapos ay nagsalita ng espiritista tungo kay Oreo. Isang demonyo at hindi si Robilyn ang naghahasik ng lagim. Napalunok pa muna ang lalaking espiritista. Nagtataka namang nagkalingunan si Oreo at si Boss Joey. Sa kalagitnaan ng gabi, kapag ang buwan ay naghahalal, ikaw ngayon ay magkumbling sa mga kababalaghang maaaring mangyari sa iyong paligid na hindi mapipigil. Magsimula ng magdasal, umusal ng isang panalangin at bilisan mo ng tumakbo. Takbo! Takbo! Please don't forget to subscribe to his channel. A friendly reminder from Deep Red Mystery Files. Sabi niya, kaibigan daw siya ni Robilyn. Mula pa noong bata si Robilyn. Matigas daw ang ulo ni Robilyn at masama ang ugali sa magulang. Dahil doon ay napatay daw ni Robilyn ang sariling ina. Tumakas daw si Robilyn. Nagtago sa tabi ng ilog. Maghapong umiiyak sa ilalim ng puno. Nagsisisi sa pagkamatay ng kanyang ina. Tapos, nagdesisyon daw na wakasan ang buhay nito, kaya tumalon sa ilog. Pero, bago pa raw mangyari yon ay nagbitaw ng salita. Salitang iniwan niya sa demonyo upang isagawa yon at magkaroon ng katuparan. Huminto ang nagkukwento. Anong salita yon? Tanong ni Oreo. Ang lahat ng babaeng masama ang ugali sa magulang ay guguluhin, tatakutin at uutusan ng demonyo na magpakamatay. Hanggang sa madepress at wala ng katinuan at saka magpapakamatay. Sa ganoong paraan daw mabibigyan ni Robilyn ng hustisya ang ina. Gamit ang anyo ni Robilyn at sa pamamagitan ng TikTok
ay naisasagawa ng demonyo ang lagim. Naglakad si Oreo papunta kung saan nakalingon ang espiritista kanina sa kinaroroonan ng demonyo kanina. Kausapin mo ko. Itigil muna ang lagim mo. Hindi maganda yung ginagawa mo. Kung nabubuhay lamang si Robilin, ay hindi niya nanaisin ito. Biglang tumilapon ang katawan ni Oreo sa pader. Agad namang napatakbo roon si Boss Joey upang tulungan si Oreo. Anong kailangan naming gawin upang tumigil ka na? Tanong ng espiritista. Sandaling nag-usap ang dalawa. Hindi raw niya ititigil ang lagim na sinimulan ni Robilin. Isa raw siyang demonyo at hangarin niyang gumawa ng masama. Anang espiritista. Inaakay ni Boss Joey patayo si Oreo. Boss, gumawa ka ng video. Balaan mo ang mababaeng TikTokers. Maging mabuti sila sa mga magulang nila. Sa ganoong paraan, hindi sila mapapasok ng demonyo. Tumangutangu naman si Boss Joey. At iyon nga ang nangyari. Ang mga babaeng hindi maggawang isuko ang TikTok ay nagpakabuti na lamang sa lahat ng tao sa kanilang paligid. At simula nun ay wala nang nagpapakamatay na dalagang TikTokers ulit. At dito nagtapos ang TikTok mystery. Bago po tayo magtapos mga kakulay, nais ko lang pong i-shout out ang aming mga writer sa Deep Red Mystery Files family na sina Lester Writes, Drivatus Ostriminus, Dark Reader, Binibining Tinta, Gemma Rater Pigar, Alex ASC, Micaela Scarlett, at si Miss KZ Montana. Nais ko rin pong i-shout out ang aking mga kapatid na mananalaysay na sila Ang Minsahero, Twisted Tales of the Dark Side, Kwento Captain Kokak, Dark Hub PH, Pinoy Nightmare Stories, Dark Literature, Aling Maria, Creepy Cheesecake, at si Looney Channel. Salamat sa patuloy na pagsuporta sa akin, mga kapatid. Babay po, mga kakulay. Hanggang sa susunod na kwentuhan. I love you all! Ayun!